Magandang araw, narito ang balita sa oras na ito. Inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na bago siya magdesisyon sa kanyang plano sa politika, ay kailangan munang makamit ng bansa ang population protection. Aniya, nakatutok muna siya sa kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng palasyo. Mababatid na kabilang si Roque sa senatorial lineup ng ruling party para sa 2022 national elections na isinasapinal ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang balita sa oras sa ito. Ako si Rufa Mokalid. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwayria bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Barra at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa na namang napakagandang umaga ngayong araw ho ng Huwebes, 22 sa buwan ng Hulyo taong 2021 at 12 sa buwan ng Dhulhijja 1442 sa Hijri calendar. Tandaan po natin lagi yan. Huwag lang ho tayong reminded sa ating Gregorian date, kundi pati ho sa ating Hijri date. Okay? Ngayon ho, tayo ho ay nagtipon-tipon na naman dito ho sa istasyon ng DXMS Radyo Bida para sa ating 25 episodyo ng ating programang MHS Delivers. Ang programang maghatid sa inyo ng pinakabagong impormasyon, pinakabagong mga updates ho mula sa Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay gandang umaga ngayon. Actually, kagagaling lang ho natin sa launching ng Bangsamoro Development Tracker, a prototype dashboard development. Thank you so much sa pag-imbita and congratulations mabruk sa Bangsamoro Planning and Development Authority o ng BPDA na pinangunahan ng Director General nila na walang iba kung hindi si Engineer Mohajirin Ali. And to the rest of the team at the BPDA, again, our congratulations from the Ministry of Human Settlements and Development. Ito na yung pagkakataon natin na makapagsumite, ma-evaluate yung ating mga reports from different ministries using this BDT, no? Yun yung kanyang acronym, BDT, Bangsamoro Development Tracker. And aside from this, ang dami rin hong nangyari ngayong linggo. Marami sa ating mga kasamahan, mga iba hong mga kawani ng MHSD-BARMM ang nakibahagi sa iba't ibang aktibidades na isinasagawa ho ng ibang mga ahensya dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kagaya nga ho ng ating kasama, ng ating kamalay, mamaya kukwento niya kung ano ba yung nangyayaring activity somewhere there regarding gender and development of God. And ngayon pa lang ho, may mga nakikita na akong mga comments dito sa ating Facebook page para ho sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Live na live rin ho tayo ngayon sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development -BARMM. Nako, nakikiduwit sa akin ang aking kabalay rito. Hindi ko na patagalin para marinig ninyo ang pagbati
mainit-init pa mula sa ating kabalay rito sa bandang kanan. Narito si Kabalay Naria. Kabalay Naria, good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating mga taga-pakinig sa radyo at mga taga-nood sa live stream. Ako po si Joyria Bintemran Muhammad, ang inyong Information Officer 1. Yan yung mga boses na hindi nakakasawa. No? Maiki-join na rin ako dyan. Kahit na yung ating boses ngayon ay medyo nag-iba. Pero dahil narinig pa rin tayo at naiintindihan, yan ang pinakamabuti at pinakamahalaga. Okay, so ngayong week na ito, mamaya-maya, inyong maririnig ang pagbati mula sa kabilang banda, sa bandang kaliwa ng ating kabalay na si Zu. Siya ho ay hahabol ngayon para sa ating 25th episode. Galing ho siya sa program na kanya hong dinaluhan. Nakikibahagi siya sa ginaganap ho na GAD program or activity somewhere here in Cotabato City. Nakikinig siya ngayon sa radyo ng sasakyan niya. So baka marinig niya, technical staff, baka gusto niyo i-akyat yung picture niya na ginagamit natin tuwing wala pa siya sa program. Yes, at parang may signal yata sa kabilang dako si Kabalay na Hamsa. Nandiyan din ang ating mga kabalay ri. Kabalay na Dato Inji, nandyan siya, si Dato Nohads. Kabalay na Almansor, also known as, parang, ano nga yung kanyang palayaw? Al? Parang wala yata tumatawag ng Al sa batang ito, no? Ang alam ko yata ay Mansur. Sad. At malapit na itong, no? Kabalay na Rhea. Inshallah, sarap tuloy-tuloy na. Nickname ko Rhea, pero meron pa rin mga tatawag sa akin, Rhea. Rhea Alcohol? Well, at least I kill 99.9% of germs. And that's what matters most during this pandemic. Lagi ho tayong mag-observe ng minimum health protocol. Pauna lang ho yung napaalala. Dahil mamaya ho ay magkakaroon ng mas detalyadong paalaala at mga tips ang ating kabalay na si Zu kung paano tayo makakaiwas at paano maging malakas ang ating immune para malabanan ang masamang epekto ng COVID. 19, lalong-lalo na ho, yung kumakalat ngayon, ako, yung Delta variant. Sorry, para sa mga nakikinig sa radyo, in-upload nila yung picture ni Atizu na ginagamit namin sa live stream. Sorry po, natuwa ako. Actually, favorite photo to ni Kabalay na Mansur. Ito palagi ang kanyang ina-upload pag hindi pa ho dumarating ang ating kabalay na si Zu. And thank you so much for that, for facilitating everything on the technical side. At ang ating kabalay na si Kuya Dennis, thank you very much for being with us always as we do our broadcast para sa ating MHSDelivers radio program. Ngayong araw na ito, hitik na hitik pa rin ho tayo sa ating mga balita. Hatid ng ating pangkat para ho makabigay ng mga pinakabagong impormasyon, ang ating update mula sa MHSD-BARMM. At aking nakikita na ang ating kabalay rito, nagtatanggal na ho ng sapatos. Kasi bawal lang sapatos sa loob, yes, ng loob booth. Ng booth. Okay. For health standards. That's right. Iba na ang nag-iingat kesa ho masyado ho tayong nagpapabaya, which is not recommended during this pandemic. Okay, so hihintayin natin ang pag-upo. Nang habang hinihintay yun. Ate Liana, gaya mo ka-active mag-comment ngayon. Kumusta? Nako, ilang screens kaya ang minamanage ni Liana ngayon. Meron siyang virtual meeting sa iba't ibang mga kasama ho, ang iba't ibang ahensya. Wait lang, mabisto siya kapag sabihin mo yan. Nakikinig siya ng radyo habang nasa virtual meeting. Kayang-kaya na yan. No, multitasker itong si Miss Liana. Ever since... And we are very glad, we are delighted to have you at the MHSD, pero mukhang, let's talk about it, yes. Stay safe, stay healthy, you're due soon, ingat po lagi. Yes, inshallah. And we would like to request everyone to please send us your comments, anything you have in mind, and we will acknowledge, we will read your comments as we go on with our radio program for our 25th episode. Tandaan natin, this is our 25th episode. On July 22, 2021, and the 12th of Dhulhijjah 1442 in the Hijri calendar. Habatiin ko na. Yes. Baka nakapagpahinga na. Actually, hindi pa, pero kayang-kaya nito. Mga kabalay namin, nandito na ho ang ating kabalay sa bandang kaliwa.
si Kabalay Nazu para sa kanyang pagbati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating Facebook Live. Yes. Sorry po ako'y nahuli at humabol. Alhamdulillah, nakahabol tayo. Well, habol na habol. Habol na habol. Yes. At talagang inano natin, no? Minadali natin. Yung pagpunta with caution naman. That's right. Yes. Sabi nga ng mga hapon, uh-huh, if you are in a hurry, drive slowly. Yes, opo. Mm-hmm. Kasi minsan, pag nagmamadali ka masyado, diyan nangyayari mga hindi inaasahan. Yes, that's true, no? Para po sa impormasyon ng ating mga tagapagsubaybay, mm-hmm, tayo po ay nanggaling sa isang activity. Sa Villa Miranda. Yan? Opo, yes. Just now I discovered na may Villa Miranda pala dito sa Cotabato City. Ang alam ko lang, Miranda na model. Yes. It is found in Rosales Street. Mm. Yes, no? Nagkaroon po tayo doon ng actually currently ongoing pa. Nagpaalam lang tayo for this program. Okay. Dahil meron tayong assessment, mid-year assessment, mm-hmm, ng ating gender and development plan. Yes. Yun. Okay, importante. Yes yan po, para malaman kung nasaan na tayo in terms of our GAD program, mm-hmm, ng ating ministry. Yes. Especially since na-cancel yung pinlano natin nung June. Yes, so po yung mga ganung bagay. Tama. Kailangan talaga malaman yung kung mayroon mang kahinaan o saan ka malakas. Opo, kung may challenges tayo. Yes, paano mo mare-resolve ba yan? Para mas maging meaningful, makahulugan yung implementasyon natin ng mga programa. That's true, that's right, Ma'am Sally. Okay, at dahil dyan, sabi nga ni Sir Gadi, Kabalay na Ria. Great going, MHSDICS. Yun ang boses ni Sir Gadi, that's facts. As usual. Okay, at dahil din ang oras natin ngayon ay alas 11:13 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Policy Development and Coordination Division na pinangunahan ni Abdulhamid Alawi Jr., also known as Sir Gadi. Mga bata-bata niyang lahat ng nag-comment na yan, si Ateliana, si Ma'am Mus. Si Sismos, nako, meron kaming kasalanan sa iyo, pero magbabayad kami, inshallah. Yes, magbabayad kami ng candy. Candy okay lang. Okay, so bago tayo dumako sa sumusunod na bahagi ng ating programa, which is ang ating balitaan, pakinggan na natin ang ilan sa ating mahalagang paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 10 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation paper. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong membro ng 24 na buwan sa pag-ibig fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ng membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa pag-ibig fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggaling Building, Bishop Munju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHSDelivers. Mga biktima ng hidwaan. MHSDelivers, ayan ho ang ating paalala regarding our projects.
ang ating housing loan projects. Kapag nakarinig ho kayo ng ganyan, may siyam na requirements ho para maka-avail kayo nitong ating housing units in partnership with the Pag-ibig Fund. Kung meron pa kayong mga katanungan, maaari kayong mag-chat, maaari kayong mag-text, at maaari kayong bumisita sa aming opisina observing minimum health protocols para ho hindi tayo makakuha nitong COVID-19, okay? Itong virus na ito na atin hong iniiwas-iwasan. Okay, so ngayon ho, dumako na tayo sa ating balitaan. Para sa ating headlines ngayong 25th episode ng MHS Delivers Radio Program. MHSD lumagda ng cooperation agreement kasama ang DHSUD. Mga opisyales ng MHSD at BEZA nagpulong sa PFES para sa diskusyon ng proposed 300 million relocation project. At ang huli sa ating mga headlines, MHSD magkikipagpulong sa Pag-ibig Fund ukol sa housing guidelines and policies. At para sa detalye ng unang balita, MHSD lumagda ng cooperation agreement kasama ang DHSUD. Narito si Kabalay Naria. Matapos ang serye ng masusing koordinasyon at paghahanda, nilagdaan na sa wakas ng Ministry of Human Settlements and Development ang cooperation agreement kasama ang national counterpart nito na Department of Human Settlements and Urban Development, ang DHSUD, na ginanap sa Bajau Hall, Office of the Chief Minister, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong ika-15 ng Hulyo, 2021. Unang tinanggap ni Abdulrauf A. Makakuha, BARMM Senior Minister, ang mga opisyal at panauhin habang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Secretary Eduardo Del Rosario ng DHSUD, na matagal na rin umanong kaakibat ng BARMM mula pa ng maisabatas ang mga proyektong pangrehabilitasyon para sa Marawi City. Ayon kay SM Makakuha, mahalaga ang papel ng MHSD at DHSUD sa pagbuo ng matatag na mga pamayanan at sa pagbibigay ng magandang epekto sa kanilang ekonomiya. Parehong kailangan ng bawat Pilipino at Bangsamoro ang mga institusyon na magbibigay daan at magtitiyak ng magiging abot-kaya ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang paglagda ay pangunahing naganap sa pagitan ni na Deputy Minister Attorney Jose I. Lorena na kumatawan kay Minister Hamid Aminuddin Dibara ng MHSD at Secretary Del Rosario ng DHSUD. Sa ngalan ng MHSD at bilang kinatawan ni Minister, pinasalamatan naman ni Deputy Minister Attorney Lorena sa kanyang message of commitment ang mga senior officials sa pagtanggap sa lahat ng mga bisita mula sa DHSUD. Kasabay nito, tumalima rin siya ng mga bukas na damdamin at pag-iisip sa cooperation agreement. Binigyang diin ni Deputy Minister Lorena na ang partnership na ito ay ang pinagsamang pagsisikap na makapagdudulot ng mabuti, mapayapa at maaasahang mga komunidad bilang parehong responsibilidad ng DHSUD at ng MHSD para sa bansa. Wika naman ni Secretary Del Rosario matapos maibahagi ang mga prinsipyong nagbibigay gabay sa pagpapatupad ng mga programang pabahay na malayo pa ang lalakarin ng cooperation agreement. Hiling niya na sa pamamagitan ng commitment sa pagitan ng DHSUD at MHSD, makakakuha ang lahat kahit papaano ng pinakamahusay na kasanayan at pagsasagawa na ipinatutupad ng national government upang maisasagawa at maisasaayos rin at makapagbigay ng kani-kanilang lakas tao upang matiyak na matutugunan ang mga pangangailangan ng pabahay sa BARMM. Bago ang signing na ibahagi ang mga pangkalahatang ideya ng kasunduan, tinalakay ni Director General Esmael W. Ibrahim ang konteksto ng MHSD kung saan ibinahagi niya ang kanyang pasasalamat sa nakaraang mga partnerships at mga tulong na natanggap mula sa pambansang katapat, na may diin kung paano'y pinakita ng makasayang aktibidad ng paglagda ang cooperation ng pambansa at pangrehiyong pamahalaan sa kanilang paghimok para sa pagsusulong at ng kapayapaan at sa pagunlad ng Bangsamoro. Samantala, ibinahagi ni Attorney Marilyn M. Pintor, Deputy Secretary ng DHSUD, sa kanyang pagpapaliwanag ng kanilang konteksto ng kasunduan ang kanilang taus-pusong pagpapahalaga sa MHSD sa pagbukas ng kanilang mga pintuan at pagsisikap para sa kooperasyon.
Sinabi ni Atty. Pintor, natitiyakin ng kasunduan ang matatag na komunikasyon at pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng MHSD at DHSUD. Dahil dito, sinabi niya na magbabahagi ang DHSUD ng mga magagamit na materyales na pangangailangan ng impormasyon ukol, ngunit hindi limitado sa mga guidelines for the formulation of the Comprehensive Land Use Plan, ang CLUP, Supplemental Guidelines on Mainstreaming Climate and Disaster Risk Assessment, ang SIDRA, to the CLUP, Guidelines on Sustainable Land Management in the CLUP, at ang National Urban and Housing Development Framework. Nakibahagi rin sa aktibidad si Attorney General Shah Elijah Dumama Alba, Alhaja, at iba pang mga opisyales ng gobyerno ng BARM, mga kinatawan mula sa Bangsamoro Transition Authority, Bangsamoro Planning and Development Authority, at iba pang mga ministries ng BARM at mga development partners. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po si Joeria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, para sa detalye ng napaka-importanteng balitang yan. Samantala, nagtipon ang mga pangunahing opisyales ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARM at ng Bangsamoro Economic Zone Authority o BEZA kasama ang mga kinatawan ng Polyok Freeport and Eco Zone o PFES para sa presentation ng proposed relocation project for port squatters na nagkakahalaga ng 300 million pesos. Ang pulong at inspeksyon ay naganap noong Hulyo 13, taong 2021 sa opisina ng PFES sa Polyok, Parang Maguindanao, kung saan nakibahagi ang pangkat mula sa MHSD sa pangunguna ni Director General Ismail Ibrahim at mula sa BEZA sa pangunguna ni Executive Director Muhammad Bashir Abbas. Ibinahagi ni Nasruddin Masakal, PFES Port Engineer, kasama si Iharif Sukol, Port Administrator, ang mga detalye ng minumungkahing proyekto na layong makapagpatayo ng 582 housing units na may 56 square meter finished floor area, kasama ang Community Health Center, Water Reservoir, Recreation Center, Wet Market o Palengke at Mosque. Matapos makinig sa presentation, ipinahayag ni Director General Ibrahim ang kanyang kagustuhan na maging partner ng PFES at BEZA sa pagtupad ng proyekto na inaasahang makakaresolba sa pangangailangang mailipat ng mabuti ang mga informal settlers sa lugar. Binisita ng pangkat mula sa MHSD ang settlement area sa Polyok at naisagawa nila ang unang ocular observation ng kondisyon ng mga settlers. Ang mga miyembro ng grupo mula sa MHSD ay sina Planning Officer Engineer Zainuddin Buisan, Engineer 2 Yasser Rapun, Housing and Homesite Regulations Officer Yasser Mama, at Project Evaluation Officer Sharja Adela Kidas. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At para sa ating huling balita, MHSD magkikipagpulong sa Pag-ibig Fund ukol sa housing guidelines and policies. Para sa detalye, narito si Kabalay na Zoo. Kasalukuyang nagkakaroon ng pulong ang MHSD kasama ang Pag-ibig Fund Davao ngayong araw ng Huwebes, ika-22 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ay upang pag-usapan ng updates ukol sa housing guidelines and policies ng Pag-ibig Fund. Ang pagpupulong ay gagawin sa pamamagitan ng Google Meet kung saan makikibahagi ang OIC Vice President ng Home Lending Operations ng Visayas at Mindanao na nakatalaga sa Pag-ibig Fund Davao Housing Hub. Personal ding dadaluhan ni MHSD Director General Ismael W. Ibrahim ang nasabing pulong kasama ang kanyang mga kawani sa Housing and Human Settlements Division. Inaasahang magkakaroon din ng talakayan ukol sa bagong patakaran at requirements ng Housing Developer Accreditation at housing loan application ng Pag-ibig Fund, kung saan magsisilbi itong isang coaching at technical assistance para sa MHSD Housing Division. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ito si Zuhaira Ibrahim, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Zoo, para sa detalye ng ating huling balita.
para sa ating 25th episode ng programang MHS Delivers. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong July 22, 2021 at ikalabing dalawa sa buwan ng Dhulhijja 1442 sa Hijri calendar. Magbabalik kami para ho sa sumusunod na bahagi ng ating programa, pagkaraan lamang ho ng ilan sa ating mga importanteng paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dulanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At yan ho ang isa rin sa ating mga paalala regarding our free housing project. Ang ating resettlement project para ho sa ating mga kababayang wala hong kakayahan ng magkaroon ng kanilang sariling bahay. Yan ho ay ang ating mga kababayang IDPs na apektuhan ng kaguluhan. At syempre ang ating mga ex-combatants, ex-MILF combatants. At ilan ho sa ating mga kababayan na talaga hong nasa mahirap hong kalagayan at hindi na ho kayang magkaroon ng kanilang sariling bahay para sa kanilang pamilya. Ito ho ang programang resettlement ng MHSD-BARMM. Sa ngayon ho, kagaya ng lagi ho natin pinapaalala, para sa programang ito, wala pa ho tayong constructed houses for this. Isa hong napakahalagang factor for this ay ang pagkakaroon ng lupa, dahil kung wala ho itong lupa, wala hong mapagtatayuan ng bahay. Isa ho ito sa challenges na ina-address ng ating opisina sa pangunguna ng ating butihing ministro ng MHSD-BARMM, Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa tulong ng ating mga opisyales katulad ho ng ating Deputy Minister Attorney Jose Lorena at ang ating Director General Ismail Ibrahim and sampuho ng buong kawanihan ng Ministry of Human Settlements and Development. At ngayon ho, malapit ang matapos ang ating guidelines and criteria para ho sunod-sunod ang pagbibigay in case meron na ho tayong housing units para sa ating mga beneficiaries. Yan ho ang mahalaga dahil hindi ho kayang pagsabay-sabayin ang pag-address ng kanilang problema sa pagkakaroon ng kanilang bahay. Okay. So ngayon, mga kabalay na Ria at kabalay na Zoo, nandito na tayo sa ating segment na impormasyong pambahay at hanap buhay, ang IPH, of course, without oh, diba? Kabalay na Zoo, baka malagay natin ang iba na ho ang kahulugan yan. Okay, ano nga ba ang meron sa ating IPH ngayong July 22, kabalay na Ria? Parang feeling ko, no, hinuhulaan ko lang. May kinalaman yan sa kurban. Oh, no? Sige nga. Oh? Diba? Parang tinanong ko lang kahapon. Wala yung tabagay. Okay. Kabalay na Ria, ano nga ba yung trivia mo ngayon? Ibigay mo sa amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig sa radyo at nagasubaybay. Mas magandang term yun kaysa tagapanood. Subaybay sa... Sumusubaybay. Tagasubaybay sa ating live stream. Okay. Welcome po sa ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Ang topic po natin ngayon, ang tema po sa episode ngayon ay tungkol sa essence ng EID’L Adha. That's right. With that said, belated Eid Mubarak sa ating Eid Mubarak. Eid Mubarak. Yes. Oh, memorize ko na yan. Takabbalallahu minna wa minkum.
Pagdating natin, sali halamal. Oh, oh mashallah. Abangan po ninyo ang okay. special commercial namin mamaya. Inshallah. Yes, that's right. Okay, kamulay na Ria. So, dahil pinag-uusapan po natin ang EID’L mamaya, inshallah, pagdating ng ating bisita, si Ustadza JIHAN Batiting. Yes. Pag-usapan natin, ano bang pinapractice natin kadala? Ano bang nagpapaiba sa EID’L sa EID’L Fitr? Ang isa sa pagkakaiba nila is yung na mas kilala natin or mas gusto natin, mas inaabangan natin yung kurban. Ang kurban is literal na meaning niya is sacrifice, kung saan may sinasakripisyo tayo para sa para sa ate, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So merong pwede siyang goat, pwede siyang sheep, pwede siyang cow, hindi ko pa nasubukan, pwede ring camel. Oh. Ate Zia, nung nasa ibang bansa kayo, nasubukan ninyo anong lasa ng camel? Yes. anong lasa? Anong diferensya niya? Depende sa luto. Ha. Yes. Pero sa luto. Saan siya comparable? Almost same texture with sa baka. Okay. Yes. Sabi ni Kuya NZ naman, to, parang daw kambing? Somehow. Actually, kambing and baka is almost same texture din naman eh. Mm-hmm. Medyo may kaibahin ng lasa. Lasa, no? Yes. Depende sa lasa. Kaya nga sabi ko kanina, depende sa luto. So yung sacrifice na ito, ang pagkurban natin, nag-originate siya sa kwento. Baka pag-usapan din mamaya ni Ustadza. Pero ang originate na, ang original kwento ng kurban is dahil ang Nabi Ibrahim, alayhi salam. Malapit na yun ah. Alayhi salam. Salallahu alayhi salam. Ibang prophet yun. Okay. Ay ni-kurban niya, ni-sacrifice niya ang kanyang panganay na anak na si Ismail, alayhi salam. Pareho din silang prophet. Nako, Ismail. At after nun, dahil pinakita niya yung righteousness niya, yung faith niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, imbis na yung anak niya ang actual na nakurban, napalitan siya ng isang, was it a sheep? Was it a goat? Was it a... Nako, malalaman natin yan mamaya. Mamaya malalaman natin. That's pero right. Doon po nakikita ang... Ngayon, bawal na i-sacrifice ang actual na anak mo. Pero pero makatuwa lang pag-isipan na mag-ama ang dalawang prophets, kasi merong actual family line ang lahat ng prophets natin na pwede mong matrace from Adam to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nako, it sounds like family tree. Yes. No? It's a very interesting family tree, especially since isipin mo na aside sa Nabi ang Ibrahim alaihi salam at ang Ismail alaihi salam, magkapatid naman ang Ismail alayhis salam sa Ishak alayhis salam. Mm-hmm. And then immediately anak naman niya yung Yaqub alayhis salam, na anak naman nun yung Yusuf alayhis salam. Mm-hmm. And then tuloy-tuloy po yung family tree, like kahit na may generational gaps, makikita matrace ninyo kung paano, para siyang family tree. Is it a family story? The Quran actually tells the story of a very long family tree. Mm-hmm. At parang dumating na yun sa atin. Yes. Yes, no? Nako, I'm sure, alam na alam to ni Minister Bara. Alam na alam ni Alim Ibrahim Bagumbun, watching from Marawi Satellite Office. Uh-huh. Eid Mubarak sa inyong lahat. Eid Mubarak sa ating mga kasamahan na nasa Marawi yes, Satellite Office. Yes, thank you so much for watching and hope to see you again inshallah. Inshallah. Yes. Kabalay na Ria, magpatuloy mo. So, kahit na bawal na ngayon, ikurban natin ang, definitely, please, wag nyo gawin. Ikurban natin ang mga anak natin. Patuloy pa rin yung practice ng pagkurban natin sa mga sacrificial animals, which is, shout out po sa ating Director General sa mas lalo na kapag may kambing or extra dyan na baka, kwan, ipamigay sa community, which that's is right. A very powerful sunnah. So, mas lalo na sa panahon ngayon na medyo mahirap po ang makuha ang mga usual natin na mga pangangailangan sa buhay. That's right. And that's one of the essences of EID’L Adha. Nako, mamaya malalaman natin ang iba pang detalye nitong ating one of our greatest days. No? Yes, two greatest days. Two of the greatest yes, days. Yes, ng Islam. At yan ho ay ating kinakommemorate every year. And Ria, yun ba ang tabuan ng iyong IPH without yes. O, ang ating trivia para sa ating 25th episode ngayong July 22, 2021, so, and the 12th of Dhulhijjah. Sa ating mga kabalay, take care of each other. Yes, take care of each other, take care of yourself. How can you take care of others if you don't take care of yourself? Yes, that's very true. Start it within yourself. That's right, that's right. Naku, huwag pabayaan ang ating mga sarili. At huwag palaging uminom ng Coke, ha? Bato-bato. Bato-bato sa lagi. We are not sponsored. Okay, so thank you, Kabalay na Ria, para sa iyong trivia on Kurban.
at yung family tree, paano nga ba nag-connect-connecta ang ating mga prophets. And for that, basahin natin ang ating mga comments sa ating FB Live. Nako, gusto kong basahin ni Kabalay na Zoo yung naka-Arabic dyan. Sino nga ba yan? Yung naka-Arabic at one of our top fan na ngayon. Of course, ang aking very, very active and very supportive na best half. Yes. And napaka-consistent. Ano po, parang every episode ay talagang consistent yung kanyang every comment. Every episode na nandito ka. Uh-huh. With or without, I think. You sure? Yeah. Actually, we're not so sure. Not sure? Okay. Pinabati ko po ang aking asawa na nasa currently watching from Riyadh. Assalamualaikum po sa lahat ng nasa Riyadh ngayon. And magandang umaga po dyan sa Riyadh. Yes. Thank you so much for... always being with us as we air every episode of our MHS Delivers Radio Program. Meron dito ang mala Amerikano ang kanyang pangalan, Chris Chod. Nice. No? One word. One word is enough. Yes. Oh, thank you so much, Sir Chris. But it's very powerful. Correct. That's right, no? Yung mga mystery na mga ganyan, no? Nakaka-intriga. Okay. Si Kahar Usman na Ayap, Zuhaira Ibrahim, kaya pala nakita ka naming nagbabadali. Opo, wala kasi ako mag-parkingan dito sa labas ng station. Doon ako sa Macdo. Shout out sa Macdo. Thank you po sa parking space. We are not yet sponsored. Not yet. Pero pwede rin. We can be sponsored. Malaking tulong yung parking space na vacant kanina sa Macdo. Kaya po nakahabol tayo sa ating program ngayon. Correct. Nako, baka one of these days magkaroon tayo ng sponsors. And thank you so much to our 9 million viewers. Yes, mashallah. Yes. Kanina 17 actually. Ay, wow. Mga busy ang mga tao ngayon, no? Oo nga. And there is somebody here. Thank you so much, Jonaira Linso. Mm-hmm. Assalamualaikum, MHSD. Enjoy much while watching you. Thank you. Thank you so much. Makabigay ligaya at informasyon sa inyo. Yes, enjoy lang. Yes. Belated Eid Mubarak. Happy viewer here. Mm-hmm. Thank you so much. At Kabalay na Ria, sino yung next? Ang aking pinakamagandang auntie Nori Noria Gampong Muhammad sa wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Eid Mubarak din po sa inyo. Eid Mubarak. Thank you so much sa Ma'am Noria. And we have Miss Agnes Musa Mangansakan. Eh, makatakot yung Agnes na tapos. Wa alaikum assalam from Jeddah. From Jeddah. Oh, watching from Jeddah. Diba, umabot tayo sa Saudi Arabia. Oh, mashallah. Baka one of these days, abot na natin ang South Africa. Yes, South Korea. And the North Pole. Inshallah. Diba? Mali mo. Walang imposible. Imposible. Everything is possible with Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much for watching our episode. 25th episode via Facebook Live. Keep watching and we will give you more information. At ngayon, hindi na natin patatagalin. Medyo ang ilan sa ating mga kababayan dito ho sa buong Pilipinas ha, ay medyo may kinakatakutang no? Yes. Kinakatakutang variant nitong COVID-19. Nako, pag-alis ko ng bahay, sino nga ito nagsabi sa akin na makatakot pala itong variant na ito? Mm-hmm. Ah, kahapon pala sa ating pre-bid conference. Mm-hmm. Para sa procurement ng ating isang unit ng van, sinabi sa akin ni Sir Gadi kahapon, makatakot pala itong variant na ito. Yes. Okay, so let's listen to the tips, the information coming from our kabalay na si Zoo under our segment COVID Defense. Yes. Zoo, ano ba ang iyong daladala para sa amin ngayon? Thank you so much, Ma'am Sally. Para sa ating segmentong COVID-19 Defense, actually, parang nababasa ni Ma'am Sally yung aking isip eh. Yun talaga po ang aking ibabahagi ngayong araw kung ano ba itong Delta variant. Kabalay na Zoo, this time talaga nabasa ko siya. Di ba? Kasi Delta ang pangalan. Oo, hindi ko siya actually na i-share prior hand kung ano aking ibabahagi ngayong araw. Yes. But ang for now, Delta Bridge. Yes, may Delta Bridge tayo, no? Sige. But for now, ay ibabahagi natin dahil napakasikat at napakamatunog ang Delta variant, no? Bibigay tayo ng at least brief lang na information kung ano ba ito. Yes. But before that, gusto kong ibigay rin, ibahagi ang pinaka-latest na statistics ng according to the Ministry of Health latest cases natin. As of yesterday, July 21, ay meron tayong 33 lamang na new cases. Last week, when you last week, gave yes, us around 19. But kahapon, July 20, ay meron tayong only 9 cases. Nung July 20. Nung isang araw. Nung July 20, 9 cases lamang. Mm-hmm. And noong
Kahapon, July 21 ay 33, umakyat, tumaas pong bigla ang ating cases, no? Ayan. Kaya ngayon, aralin ba natin, no? Alamin natin, ano ba itong sanhi? Or ano ba itong kumakalat na bagong variant ng ating COVID? Sige, mahalaga yes. Mo naman natin ito at nakilala. Opo, no? Ayan, naraman natin, nakita natin na meron tayong Delta variant. Actually, Ma'am Sally, meron na itong alpha, beta, ganyan-ganyan. Kaya lang, before, opo, kaya nasa delta na tayo. Mm-hmm. Pinangalanan nilang ganito to avoid discrimination sa mga countries kung saan nanggaling ang mga new mutation ng COVID-19. Oh, that's it. Opo, okay, meron so ginawa tayong, na generic. Yes, ginawa natin generic. Parang hindi naman discriminative. Yes, kasi right. Before, no, kung maalala ninyo, nung bago itong COVID-19, pag marinig natin ng bansang China, takot na tayo agad. And that's one part of discrimination. Mm-hmm. Kaya iniiwasan po natin yon. Okay, okay. Yes. Mm-hmm. Ngayon, ang Delta variant na ito ay may pinakamaraming cases all over the world. Ngayon, currently. And this Delta variant can spread more easily according to the CDC. So, mas madali siya makahawa. Mas madali siya makahawa, Ma'am Sally, compared sa unang variant ng COVID-19 natin. Yes. Also, this strain mutation ay meron siyang parang tinatawag nilang spike protein that make it easier for it to infect human cells. Kaya, opo, parang second wave yung nangyari sa atin. Di ba bumaba na tayo noong nakaraan? Mm-hmm. But when we discovered na meron na tayong Delta variant, at mas madali itong makahawa, mas madali itong maka-infect ng human cells. Ayan. Yan. Ako. Opo. No? At itong yes, Ma'am Sally, the more na mag-ingat tayo. This Delta variant actually came from India. Kung napansin nyo at nabalitaan nyo na nakita nyo sa Facebook, the cases of India on COVID-19, malala. Nakakalungkot. Yes, nakakalungkot man pong isipin. But it came from India, pero tinawag na Delta variant para po, sabi nga natin, to avoid discrimination sa country kung saan nanggaling itong variant, itong new mutation na to, new strain ng COVID-19. So, ano nga ba itong simptomas ng Delta variant? Oo, iba ba yan? Yes, actually, Ma'am Sally, pareho pa rin po ang sintomas ng Delta variant sa mga pinakaunang strains, sa pinakaunang variants ng COVID-19. Okay. Ito ay meron ding persistent cough, ubo, sakit sa ulo, lagnat, sakit sore throat. Yes. Yan. At the same time, yung COVID-19 na patients natin na nasa UK, ay meron silang slightly different for Delta. Kung saan meron silang loss of smell, loss of panlasa. Isa yan. Yan. Runny nose. Opo, isa yan sa mga... Actually, same like flu. Common symptoms, no? That's right. Yun po, kaya lang, ang kaibahan, yung Delta variant ay mas nakakahawa compared sa other variants. Yan. Kaya po, mas tumataas pa rin yung cases natin. Correct. No? Ang tanong, is the Delta variant ba ay more deadly? Yan, ang tanong ng bawat isa. Actually, undergoing pa po yung studies. Okay. Scientists are still tracking the data to determine kung gaano ba ito ka-deadly. Ayan. Pero, based po sa mga hospitalizations sa UK, the Delta variant does seem to be more likely to lead hospitalization and death, lalong-lalo na sa mga unvaccinated people. Ayan. Yun. So, sana ho tayo ay ma-alarm dyan. Yes, opo. Tayo ho ay maudyok ng magpabakuna. Yes, Ma'am Sally, no? Kaya po, alalahanin natin ang programa ng Department of Health na be the solution against COVID-19. That's right. Yun. Lagi nating pinapaalala na ang letter B, bawal walang mask at face shield. Kung nakikita nyo, naka-uniform na ang aming mga mask. Diba? It's one way to express your fashion statement through the mask. Diba? So, tandaan natin, bawal walang mask at face shield. That's right. Isa pa, letter I, isanitize. At isanitize ang ating mga kamay at iwasan natin ang mga kulob na lugar. Letter D naman sa Bida Solusyon ay dumistansya ng isang metro at limitahan ang physical na interaksyon ng iba. At letter A, lagi nating alamin ang tamang impormasyon. Tama ho yan. Tamang impormasyon. Tama at totoong impormasyon. Opo. Yan ang pinakamahalaga. At kasama sa pag-alam ng tamang impormasyon, magpabakuna po tayong lahat. Tumpak yan. And I would like to congratulate my mother-in-law dahil natapos na niya ang kanyang
dalawang two doses, alhamdulillah. Yes. Diba? So, ina-encourage talaga natin. Opo, oh, mashallah, opo. Mashallah. Ina-encourage talaga natin ang vaccination, Ma'am Sally. Because of this Delta variant na mas kumakalat sa panahon ngayon, ay, inshallah, laking protection ng ang vaccination natin. Tama. Of course, kasama ang strong dua natin na protektahan tayo ng Allah. Correct, correct. That's right. Okay? Yes, Ma'am Sally. Yun po ang kabuuan ng ating COVID defense. Thank you so much, Kabalay na Zoo, sa napakahalagang mga impormasyon na naibigay mo regarding this Delta variant ng COVID-19. Yes. Naku, iwas-iwasan ho natin to. Mas lalo ho tayo mag-ingat. And of course, yung ating BIDA solusyon na dapat ho palaging in-observe natin. Yes, no? Mas mahalaga ho mag-ingat kesa ho pabaya tayo. True. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa? Huli. Oo, nasa huli. Okay. Thank you so much, Kabalay na Zoo again. And ngayon, napakasaya ho natin dahil nakita ko na ho. No? Kahit na ho traffic, kahit na masakip ho ang ating trafiko sa labas, ay talaga hong pinilit ng ating guest speaker ngayon, mashallah, alhamdulillah, na maging kabahagi ho natin para sa ating 25th episode ng ating programang MHS Delivers. And I believe ready na ho yung ating guest speaker ngayon. Thank you so much, Kabalay na Ria, for facilitating. Ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na tayo at nakasama ho natin sa station ngayon, live na live ho siya, si USTADZA JIHAN Batiting, ang Social Welfare Committee member. Thank you so much. At ang topic natin ngayon na pag-uusapan kasama ho ni USTADZA JIHAN ay ang esensya ng EID’L ADHA. Naku, so timely ang ating pag-uusapan ngayon dahil atin ho ipinagdiwang ang EID’L ADHA. Kailan nga? Kabalay na Ria at Kabalay na Zoo. Kailan tayo nagkaroon ng EID’L ADHA? July 20, that was Tuesday. Yes, ikasampu ng Dulhijja. Para sa ikasampu ng Dulhijja. Sigurado yun na. Okay, so dahil dyan, para mas malaman natin, kung bakit nga ba, no? Bakit nga ba at ano ba ang essence, ano ang kahalagahan ng EID’L ADHA? Narito na ho, pabatiin natin ang ating guest speaker ngayon. USTADZA JIHAN, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yan, alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran kay USTADZA. Kapinagbigyan mo yung aming request. Alhamdulillah. Na makasama ka na, mashaAllah. So USTADZA, ibigay mo sa amin kung ano ba itong EID’L ADHA? Ano ang kahalagahan nito? At saan to nag-umpisa, no, ang pag-celebrate ng ating EID’L ADHA? Opo, ma'am. Itong EID’L ADHA natin, ma'am, yung sabi ni ma'am, ikasampo ng Dilhajja. Yeah. Saan nagsimula ito? Yung si Propita Ibrahim, alayhis salam. Mm-hmm. Alam natin yung kwento tungkol sa kanya. Mm-hmm. Nung una, unang naging asawa yung si Sarah. Yes. Tapos may isang anak ng dato na galing sa Egypt. Hindi natin yung istorya niya, yung mga ano lang. Yes. May anak ng isang dato na sa Egypt na pangalan si Maria. Mm-hmm. Ang tribe niya is Kiptiya. Sinabi Maria Kiptiya. Okay. Pangalan niya Maria, ang tribe niya is Kiptiya. Tapos ibinigay sa kanya ng dato yung si Maria Kiptiya, binigay sa kay Sarah na asawa ni Ibrahim yung si Maria para maging katulong niya. Okay, so, okay. Dahil doon sa lahat ng ginawa ng dato na yung masamang dato na gusto niyang pagsamantalaan si Sarah, hindi niya nagawa dahil doon sa kagustuhan ng Allah. So, okay. Dahil doon, ibinigay niya ang isang babae na nagangalan si Maria, ibinigay niya kay Sarah. Nang doon na kay Sarah si Maria, nakita ni Sarah na ang asawa niya nangungulila sa isang bata. Mm-hmm. So, sabi niya, bigay ko na lang sa iyo si Maria bilang asawa mo. Napaka-noble naman ito. Oh, bigay ko na lang sa iyo si Maria bilang asawa mo. Mm-hmm. Di kalaunan, nabuntis si Maria kay Ismail. Nang mabuntis si Maria kay Ismail, dumating ang kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dalhin ni Nabi Ibrahim, ni Prophet Ibrahim, ang kanyang asawa, pati ang kanyang anak ni Ismail, si Ismail dyan sa may Makkah. Okay. So, sa madaling salita, dinala na niya ang kanyang mag-ina sa diyan sa may Makkah. Diyan mismo kung saan andun yung Kaaba. Mm-hmm. Pagdating nila doon, walang katao-tao. So, tumalikod si Ibrahim para bumalik ng Palestine. Palestine ang galing yun si Ibrahim nung dalhin sila. So, nang nagkagawa na si Ibrahim ng kanyang parang tent,
inilagay niya dun sa tent yung dala nilang date, yung kayo forma. Mm-hmm. Tapos may tubig na konti. Tapos mm-hmm. nagpaalam siya para umalis. Okay. Kinabol siya ni Maria. Sinabol, sabi niya, ano ba to? Iiwanan mo kayo ba dito sa lugar na to na walang katubig-tubig, walang mm-hmm. katao-tao, walang kakahoy-kahoy. Mm-hmm. Maliban na lang sa ang laman noon ay mga yung mga bababangis na mga naku. Mga mm-hmm. animals doon. So, mm-hmm. hindi nagsalita si Ibrahim. Tapos, nagtanong uli yung si Maria. Sabi niya, iiwanan mo ba kami dito? Sabi niya, opo. Sabi niya, kautusan ba ito ng Allah? Sabi niya, opo. Yes. Sabi niya, kung ganun, yung Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman di niya pababayaan ang kanyang alipin. So, that's andun right. na sila mm-hmm. sa madaling salita. Nung andun na sila, ng mag-ina, so, nagkakaroon na sila, nandun na yung jam-jam. Mm-hmm. So, mga ganyan yan. So, nang maubusan na ng tubig sila, yung nang ginag, di ba yung mag-hajj ka, ma'am? Yung mag-ano ka na magtakbo ka ito, papuntang, papuntang Marwa in Sapa. Kapag naka-ano ka doon sa may, di ba may green? Okay. So, mag-ganyan ka, maglingon ka. Mm-hmm. Yun ang ginawa ni Maria. Doon nag-umpisa yung mga ritual na yun. Yun ang ginawa niya dahil doon sa anak niya, mm-hmm. namamatay na kaya wala nang tubig, wala nang siya madidi. Mm-hmm. Tapos ang ginawa niya, patakbo-takbo hanggang nakapito siya. Mm-hmm. Nang magpitong takbo niya, nakita niya na yung si Ismail na doon sa kanyang paanan niya, nakahiga siya, pero doon sa paan niya, may biglang sumulpot ng malakas na tubig. Yun na yung tubig. So, pinuntahan ni Maria, sabi niya, jammi, kaya tinawag na jam-jam. Oh, yung manang ng jammi, mag-ano kayo, magbukod-bukod-bukod kayo. So, parang gumawa siya ng kuwan ng kalot ba yun? Gumawa siya ng nagwagan na balon. So, sabi ni Propeta Muhammad, sabi niya, kung di lang siya nagawa ng parang balon, siguro magiging ilog ang tubig na yun. Pero yun ang kagustuhan ng Allah. So, doon na sila. So, mm-hmm. nagkakaroon na may tubig na sila, may mga tao na pumunta doon sa kanila mm-hmm. dahil doon sa may tubig na doon. Dahil yung Makka na yan, dati man din daanan. Mm-hmm. Daanan ng mga ibang taon papunta sa ibang lugar. Okay. So, mm-hmm. nakilala nila may tubig doon. So, madaling salita, lumaki na si Ismail. Malaki na siya. Mm-hmm. Nang malaki na si Ismail, napanaginipan ni Ibrahim, nakakatay niyang kanyang anak. Naku. So, napanaginipan niya yun sa Quran. So, ang mga propita, kung anuman ang panaginip nila, tinutuo nila. Mm-hmm. O, dahil lahat ng panaginip ng mga propita ay may katotohanan. Yes. Hindi yung sasabi natin na galing lang kay Shetan. Yes. Kapag naginip nila, may katotohanan yan. Mm-hmm. So, pumunta siya doon sa, binalikan niyang mag-ina niya. Pagdating niya doon sa mag-ina niya, sabi niya sa anak niya na malaki-laki na, sabi niya, sabi ng Quran, palamma balaga ma'ahu sa'ya, kala ya bunaya inni arapil mana anni azbahu, panzur mazatara, kala ya abati if'al ma tu'mar, sa tagi doon insha'Allah minasabirin. Ang sabi ni Ibrahim, sabi niya kibra, nang malaki na si, ang sabi ng Quran, nang malaki na siya, yung kaya na makatulong na sa kay nanay, yes. Makakatulong na kay nanay sana po sa pamumuhay nila. So dumating si Ibrahim, sabi niya, anak ko, napanaginipan ko, nakita ko sabi niya sa pagtulog ko, na kinakate kita. Mm-hmm. Yun ang sabi niya. Mm-hmm. Sabi niya, ini arapil manami an yazbah. Sabi niya, nakita ko, anak ko, sa pagtulog ko, sa panaginip ko, na kinakate kita. Panzur mazatara, ano sa palagay mo? Ano bang dapat kong gawin? Ano kaya ang response ni Ismail? Yun ang sagot niya. Yun ang sabi ng tate. Mm-hmm. Sabi niya, panzur mazatara, ano ba yung dapat kong gawin? Anong sabi ng anak niya? Kala ya abat if alma tokmar. Sabi niya, aking ama, aking mahal na tatay, gawin mo kung anuman ang ipinag-utos sa iyo ng Allah. Mashallah. Sa tagidun insa Allah, sabi niya, sa tagidun insa Allah, minasabirin, sabi niya, huwag kang mag-alala tatay, talagang titiisin ko. Titiisin ko, nakakatayin mo ako. Mm-hmm. Doon. Kaya nga sinabi, ma'am, na EID’L adha is sacrifice yan siya. Yes. So, yun ang ginawa. So, mm-hmm. sabi niya, titiisin ko,
na sinitiisin ko tatay, kung ano man ang ipinag-utos sa'yo, gawin mo na yun, sabi ng anak niya. Mm-hmm. So, pumunta na sila doon sa May Mina, diyan sa May Mina. Okay. Diba? Nakapag-hads ka man, ma'am. Why? Kaya nga may mga binabato diyan na mga why? Yung jamarat na yan. Oh, dahil doon nakabantay si Shaitan. Nagsabi si Shaitan na sinabihan yung asawa ni si Maria, alam mo ba, yung asawa mo na yan, talagang buwan yan. Mm-hmm. Iniwanan kayo dito sa lugar na walang katao-tao. Mm-hmm. Maliit si Ismael. Ngayon, may mga pagkain na kayo, may mga tao na may hanap buhay na kayo, nakakatulong na yung anak mo, babalik-uli para katayin. Yes. Kumuha si Hager ng bato at binato si Shaitan. Kaya nga nagbabato tayo doon. So, pinuntahan na naman si Kwan, yung isa, pinuntahan na naman niya yung bata. Sabi niya, tulungan kita maglayas. Kaya ang tatay mo, alam mo, dinala kayo dito nang wala ka pang kamuwang-muwang, maliit ka pa. Mm-hmm. So, ngayon, malaki ka na, nakakatulong ka na sa nanay mo. Binalikan ka para katayin ka. Yan. Sabi niya. So, anong ginawa ni Ismael? Kumuha ng bato at binato si Shaitan. Mm-hmm. Pumunta naman doon kay Ibrahim na sabi niya, alam mo, Ibrahim, pero nagmumukha siya ang isang religious na tao, yung si Shaitan. Yes, as sabi usual. Niya, sabi niya, Ibrahim, alam mo ba, kapag katayin mo yung anak mo na yan, talagang hindi ka makakalabas ng buhay dito. Mm-hmm. Talagang hindi ka makakalabas ng buhay dito sa Makkah. Magaling manasat? Okay. Malaging manasat. So, kumuha si Ibrahim ng bato at binato si Shaitan. Kaya nga, yung ginawa natin na Ramil Gemarat, yung sinasabi na... Mm-hmm. So, naka-experience na. Stoning. Okay. Sa Arabic, Ramil Gemarat. So, dyan nag-umpisa? Doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa yung kwan. Doon na sila sa lugar na yun, na time na, nakatayin na talaga ni Ibrahim kanyang anak dahil ng kautusan ng Allah. So, nang doon na sila, nakatiyaya na yung si Ismael. Para katayin na. Sinabi lang ni Ismael sa tatay niya, tatay, kapag kakatayin mo na ako, huwag mo tingnan ang aking mukha. Mm-hmm. Para hindi ka maawa sa akin. Correct. At saka sabi niya, ingatan mo man din yung aking damit na mabahidan ng dugo. Ng dugo ko. Para di naman malungkot si ina. Yun ang sabi niya. Tinan mo yung anak ko. Nung katayin na siya, nakalingon siya. Kaya yun ang hiling ni Ismael. Huwag tingnan ang mukha niya. Kapag nilagay na yung kutsilo sa liig ng anak, so ikatay na yun siya, nakalingon. So, paglingon niya, ang sabi, wapaday na, bizim hadyan. Sabi ng Allah, pinalitan namin, nung iganyan niya yung kwan, pinalitan namin, sabi ng Allah, si Ismael sa isang, bizakin azim sa isang, ano ba yan siya, isang animal mm-hmm. na yun ang naging nakatay niya. Anong animal yun, Ustaza? Yung calves, sabi niya, yung parang ano rin, parang kambing. Ah, parang kambing. Parang kambing rin. Mm-hmm. Kaya nga yan ang nagiging ano natin, parang kambing. Yun. So, ang ano doon, ma'am, kung natuluyan lang ni Ibrahim, katain si Ismael, mm-hmm. ang magiging ano natin, ang magiging kautusan sa atin, yung panganay natin, anak, dapat isacrifice natin. Yes. Panganay siya eh. Mm-hmm. Panganay na anak na hindi lang panganay, kundi matanda na ang tatay niya nung magkakaroon siya ni Ismael. Mm-hmm. Kung natuluyan lang makatay ni Ibrahim si Nabi Ismael, yun ang magiging patakaran sa atin na mga Muslim, isakripisyo ang ating unang anak. Mm. So, pero Allah is merciful. Hindi yun ang nangyari. Hindi yun ang nangyari. Mm. Ako, panganay ako, ma'am. Nako, panganay din ako. Siya delikado na babae si Ria. Yes. Pangalawa, pero pangalawa ako overall. Delikado si Ria. Wait lang. Ang panganay si Adi. Okay. So, yun ang ano doon. So, kaya nga sa ating mga Muslim dapat, no? Especially Bangsa Moro. Hindi ko minamaliit ang Bangsa Moro, ma'am. So, Bangsa Moro is ang mga taong mga matiisin, tama. Mga tao na mga sabat. Masakripisyo. Masakripisyo. Mm-hmm. Pero, kung kaya lang ba tama. Natin na Bangsa Moro, hindi na tayo maghihintay sa mga bigay ng ibang bansa mm-hmm. para magkatay. Yung nakakakaya. Tama. Kung kaya natin magbili ng cellphone na worth of 20 plus. That's right. Ilan naman, ang kambing naman, 5,000 pwede ka na makabili. Tama. Na. Mm-hmm. Ang importante, sobrawa isang taon yung kambing. Yes. So, ang maano natin doon, dahil kung hindi lang pinalitan ng Allah ng sabi natin, animal, mm-hmm. Yung si Ismael, yun ang magiging utos ng religion tama. Natin, yung katay ng ating
Correct, no? Panganay and it is anak. Just once in a year, no? Mm-hmm. Isang beses, isang taon. Oh, Ustadza, may narinig akong sirin dyan. Much to our desire na palawigin pa. Pero ang gusto kong itanong, for the very last time ngayong episode natin, Ustadza, ano yung dapat gawin ng isang Muslim sa first 10 days ng Dhulhijjah? Okay. Oh. Kung tingnan natin, ma'am, itong first 10 days ng Dhulhijjah, isa ito sa pinaka magandang mga araw, hindi lang araw, pinakamagandang mga araw ng Muslim. Mm-hmm. No, pinakamagandang araw natin. Bakit? Ano ang meron sa Dhulhijjah? Sa Dhulhijjah na to, andyan yung lahat ng malalaking mga worship natin. Yung mm-hmm. mga pagsasamba kay Allah. Yes. Andyan yung magkapwasa ka lang na isang araw. Yes. Ng yung nine ng Day of Arafa. Na sayo dito na hindi nag-hajj, magkapwasa ka ng isang araw. Ang katumbas niya, yung forgiveness ng isang taon na previous di lumipas at isang taon na darating. Pero yung mga dusa na yun, ma'am, hindi kasaling hindi pagsasambayan. Correct. Hindi na covered yun, no? Oh, hindi covered na. Hindi na ako magsambayang, magpuasa ko na. Yeah. At saka yung sa Arapapa na yan, yung pangsiyam sa pangsiyam, yun ang panahon ng ukup sa Arapa. Mm-hmm. Kapag nag-hajj tayo, ma'am, kapag di man din tayo nakapunta doon sa Arapa, yung pag-nine ng Arapa, especially pag nine ng Dhulhijjah, mm-hmm. hindi ka nakapag-hajj. Yes. Ang nagawa mo lang is umrah. Okay. Yung tinatawag okay. na hajj, yung ukup sa Arapa. Yung talagang, ang sinasabi na ukup sa Arapa, doon ka nagdudua. Ang sabi ng Propeta Muhammad Sallam, ang walang pinakamagandang araw sa buong araw ng isang taon mm-hmm. na maliban sa araw ng Arapa. Ayan. Oh, ang ginagawa multiple, kung anuman ang dinudua mo doon, talagang tinatanggap. Siguro, nasubok ko man din yung matanggap ang dua. Sa panahon ng nag-hajj kami ng asawa ko noong 2018, mm-hmm. yes. panahon ng doon kami sa Arapa, nag-i-exam ang aming anak na engineering. Mashallah, sabi niya, hindi ko na alam, Ina, dahil sabi niya, kapag sabi niya naisip ko itong answer, tinitingnan niya daw sa computer, sa, ano yun, sa cellphone. Hindi cellphone, calculator. Calculator. Engineering man. Pag pinutuhabi niya sa, lumalabas ang answer. Mashallah. Ganun sabi niya kadali. Para siyang well-guided, no? Eh, kaya yun talaga, apat kami nag-hajj. Ako, ang asawa ko, pati ang nanay ko, yung sa yung babo ko. Mm-hmm. Lahat kami, wala kami nang iniling kundi pumasa yung anak namin na board exam sa engineering. Alhamdulillah. At yun ay pinakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta doon ka man, ma'am. Basta ang ano lang na import. Kaya nga sinabi ng propeta, wala nang pinakamagandang araw, sumikat ang, walang pinakamagandang araw, sisikat ang araw sa araw na yun, maliban sa Yawm Arafa. Yan, Yawm Arafa. So, one of these days kami ni Ria, mag-hajj kami, inshallah. Inshallah, sana mag-dilaw na. Pwede nila simula ng intention, ma'am, sa yes, oh, actually, yes. Namal amalo din niya. Correct. Diba, parang na... One of these years lang, matalima. Nagkasabay kami nila, Abu Amanirian, nung mag-hajj. Hindi lang kami nagkita. Yun si Imran Muhammad, no? Joyria Pete, Imran Muhammad. Ano ba yung dapat nating gawin? Dahil yun ang hindi lang, basta buong 1 to 10 days ng Dhulhijjah, mm-hmm. yun ang ano, anong dapat na, yung palagi la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Akbar, yung subhanallah, yung palagi na lang natin binabanggit, yung mm-hmm. zikr. So, kasama dun sa zikr na yun, kapag pinawi ya Allah, topikan mo ang bangsa mo, rumextay ng BTS. Yes, that's right. Lagi naman ang duwa natin yan. Oo, yan. Oo. Dahil gusto natin kayo, nandito na kayo sa kuwan. Dito na tayo na. Tama. Dito na tayo sa, kung sa bangka na to, nakasakay na tayo. Gusto natin, yung di pa natin, talagang aabot tayo sa daog, sa dungkuan. Sa dungkuan, correct. Aabot ng kumpleto, nagkakaisa, hindi yung kanya-kanya, dahil yes, hindi maaabot. Kami, yan talaga ang idudua namin kay Allah. Inshallah. Sa panahon pa na to, di pa man din tapos kami, ayamot tasrik pa. Mm. Yung ayamot tasrik, yung mula 11, tamang sa 13 ng Dhulhijjah, yun ang ayamot tasrik. So ano bang meron yung mga pagdudua natin, yung pagkatay natin ng mga kambing. Mm-hmm. Alam ba, ano ba yung pinakamaganda sa EID’L Adha? Karamihan sa mga taong may hirap, humihintay ng mga kambing. Tama. May mga tao, ma'am, na isang taon, isang bisis nang nakakatikim ng karne. Tama ho karne. Yan, Ustadza. Sa panahon lang ito,
Kaya minsan maawa ka na lang sa mga tao ba na inhanap nila. Kasama man yan talaga sa essence ng EID’L Adha. Yung makabigay ka ng kasiyahan sa mga tao na wala. Kaya nga panawagan sa bangsa mo, yung kaya. Hindi naman sinasabi na pumatay ka ng baka, kundi kambing lang. Yes, Ustadza. Basta makabigay tayo ng kasayahan. And for that, Ustadza, ilan ang katumbas ng ano? Isang baka? Ilan katumbas na ano, kambing? Isang baka para sa 7 tao. Ah, 7 tao. Uh-huh. Yung isang kambing para sa? Isang tao. Isang pero, tao? Pero di naman problema. Kung pamilya ka, pamilya tayo, isang kambing ang nakayanan natin. Mag-niyat ka na lang, ito kurba namin buong pamilya. Rewarded na rin yun. Yun ang kaya natin. Pero kaya naman ng bawat isa may kambing. Yes. Yun ang maganda. Pero hindi kaya. Ang kaya lang si nanay nakakabili o si kapatid na may trabaho, kaya magbili ng isang kambing. Tama. Dahil dami-dami man din ng obligasyon. So, isang kambing, ikatay mo, ito ay korban naming pamilya. Bismillah, Allahu Akbar. Okay na yun. Yes, that's right. Ay, sukran ganun, Ustadza. Thank you so much, Ustadza. Gustong-gusto ko naming palawigin pa ang ating usapan, pero it's 12:06 na ng tanghali. Sumurban ho tayo sa oras. Maraming salamat kay Alimat Jihan Batiting, Social Welfare Committee. Thank you so much. And one of these days, invite kayo namin para sa ibang topic. Yes, inshallah, Ustadza. So ngayon, ito yun ho ang ating MHS Discusses, ang talakayan portion ng ating programang MHS Delivers. At sana ho bigyan tayo ng DXMS ng ilang mga minuto para ho pakinggan natin ang EID greetings mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabalay na Hamsa, kabalay na Nohas, kabalay na Mansur, take it away. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the occasion of the celebration of EID’L Adha and Mubarak, I wish to convey to all our brothers and sisters, Muslims in this part of the world, my sincerest greetings and felicitations. This occasion signifies the sacrifice that was made by the Holy Prophet Ibrahim alayhi salam in sacrificing his son Ishmael in order to build the Kaaba. This indicates that the spirit of sacrifice that we are learning from the celebration of EID’L Adha tells us that as Muslims, we have to find the Ishmael in our heart, and that Ishmael is the thing that we mostly love, and there must be the willingness in our part to sacrifice this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If we are able to sacrifice whatever we like, we have chosen duty before desire. We are caught in a situation where we are always trying to decide between the choice of performing our duty or fulfilling our desire. And so when we choose to fulfill our duty and set aside our desire, then we are indeed taking the lesson of EID’L Adha. On this occasion, we wish you all a happy and prosperous EID’L Adha, a felicitation and a celebration for sacrificing what we have in order to please Allah subhanahu wa ta'ala. To all of you, we say, Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kareem, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, from your brother in Islam, your Director General, Eid Mubarak to everybody. Wa kullu amin antum bakhair. Taqabbalallahu minna wa minkum.
salih ala amal saliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MHSD-BARMM at nabilisan na ho ito para sa ating KKK. Kabalay na Ria, ibigay mo na ang tatlong katanungan natin. Kung matagal na kayo nakikinig, hindi ko na kailangan ulitin yung kadalasan na sinasabi ko. Text nyo lang ang inyong sagot sa 0955-799-4778. Question 1. Anong araw sa Hijra calendar dumadapo ang EID’L? Mm-hmm. Sige, napakadali. Pangalawa. Question 2. Anong araw ang pinakamagandang araw na ginapractice sa first 10 days ng Zulhijja? Mm-hmm. Ako, ilang beses sinabi ng ating mga dalawa rito. Pangatlo at huli. Question 3. Ano yung bagong virus na variant ng COVID-19 na binanggit ni Ate Zul kanina sa COVID defense. Na dapat ingatan. No? Na dapat ingatan, na dapat bantayan ninyo ulit. Take care of each other, guys. Yes, that's right. Okay, at ang number again, one last time. Text nyo lamang yung sagot sa numerong 0955-799-4778 at baka makapanalo kayo ng 100 peso load. Mm-hmm. 5 winners for this episode ng MHS Delivers, 25th episode ng ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, maraming salamat kabalay na Ria. Kailangan na ho namin magpaalam sa inyo ngayong araw ng Huwebes, July 22, sa ngalan ho ng aming ministro sa MHSD-BARMM, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating Deputy Minister, Attorney Jose Lorena, ang ating Director General, Ismail Ibrahim, at sa ngalan ni na... Ako po si Joy Ria Bintemran Muhammad, sa ngalan ng ating mga kabalay sa technical staff, Sir Dato Nohas Daud, Sir Hamsari Pala, Sir Almansur Ugao, ang ating intern na si Ma'am Norhana Samin, ating mga kabalay sa DXMS, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan, Sir Romy, at sa off-camera na si Ate Zuhaira Ibrahim, kami po ay namamaalam na. Yes, thank you so much at lagi hong tinatandaan ang ating pangkat, work with excellence and perfection, trabaho ko, ibada ko, and hashtag my home, my dream. Ito ang inyong lingkod, Salim Bay Abdullah, nagsasabing assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumain niyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.